Hello guys, and Benji here again. We'll do a reaction sa PNP courtesy resignation na nabalita 2 days ago na plano ni talaga ni Marcos yung ginagawa ni Secretary Abalos. So ito yung reaction ko dito. So, nakita nyo, or dun sa mga sa batas ng SMNI, kasi nanonood ako sa SMNI, guys. Hindi ako yung pro ka sa SMNI, but parang yun yung nagiging believable sa akin pagdating sa facts ng mga balita. Yung mga media kasi, yung like other media, medyo may pagka-business related, kaya minsan hindi nila kinukompleto yung information. Sorry to the world, kasi nakikita ko yan o na-observe ko sa ibang media outlet. So, bakit ko ginawang reaction to? Kasi this is a bold move ng government. You know yung kay Duterte administration na drug war. Okay, ang maganda naman kay Duterte, pinakita niya. Kaso hindi niya na kaya yung 6 months. Kaso hindi niya na internal cleanse talaga yung drugs dahil kasi nga hindi niya tinira talaga yung root of the problem. Isa sa mga root of the problem, yung mga scalawag police na ano, na related sa drugs. Hindi masyadong na target. Siyempre, kasi marami rin kumukontra kay Duterte pagdating sa drug war. But for me, nag-improve naman yung drug war. Nagkaroon ng peace. Peaceful, hindi na natatak yung mga tao pagdating sa lalabas ng gabi. Nabawasan yung mga drug addicts at the time. So, yung crime bumaba talaga yung kay Duterte. And ang masakrap lang talaga yung bloody war. So nga, bloody. Siyempre, kung hindi niya ginawa yun, baka maging ano talaga yun, narco state, sabi nga ni Duterte. So, ngayon, siyempre iba-iba ang presidente, iba-iba yung leadership style nila o how to solve the main problem. So, tinatanong kasi to nung na, sa kanya, kay President Marcos, yung yung kanyang statement, saan siya lulugar sa war in drugs. So, yung first 6 months yata niya, hindi pa masyadong niyang fino-focus dahil kasi nga, syempre nag-a-adjust pa siya, kumukuha pa siya ng tao, nag-a-appoint pa siya ng mga right person. So, syempre, hindi naman niya pagka-appoint niya ng tao, syempre tignan pa niya yung performance ng tao yun, yung mga in-appoint niya, kung very effective ba sila, productive ba yung ginagawa na, nakakatulong ba sila dun sa government o yung sa mandato nila. Yun yun. So, ang gusto ko lang talagang ginawa niya dito is a bold move. Sabi ng iba, walang gagawin si Marcos pagdating sa drug war. Ayan, or wala siyang balls, sabi niya. Walang balls, yung parang binabaliwala lang niya kasi ang focus niya yung linisin yung pangalan ng Marcos dahil nga sa diktator ng tatay. But you know guys, I'll give you a trivia. I remember na ang tatay ni Bongbong ay isa sa mga umutos mag-firing squad sa isang Chinese drug lord yata yun. At firing squad yun. Did you know that, guys? So, yung tatay, si Ferdinand Marcos, galit din sa drugs. At the time, hindi pa ganun ka-cancer ang drugs, mga drugs sa Pilipinas. Takot pumasok yung mga drug ring sa Pilipinas yung panahon ni Marcos. Dahil kasi nga, ipa-firing squad, which is nangyari yun. Which is, nasa history na yun. Nasa trivia na nag-firing squad talaga yung isang drug lord na ano, Chinese yata yun. I forgot yung ano yung name niya. Alam ko is a Chinese. Nahuli nila tapos firing squad. Yun yun. So ngayon nakita na natin, nag-uumpisa na silang mag-cleanse yung sinasabi. So inutos niya kay Benjamin Abalos, di ba, na magkaroon na siya ng courtesy resignation. So, ang maganda dito, titignan natin susunod na kabanata kasi sino yung magre-resign? Sino yung hindi? Yan na. Yan na yung malalaman natin. Siyempre, hindi sasabihin yan sino yung magre-resign, sino yung hindi. Siyempre,
nangyari naman to talaga yung may mga nahuling mga big fish na kasangkot yung mga pulis eh. Kaso hindi ito yung mga mabababang rangong pulis. Ito yung mga head supervisor ng PDEA, isang sergeant na marami yung, para may sergeant siya na nahuli yung, nahuli siya, tapos nalaman niya, may connect si ganito, sa ganito drug lord, tapos so on and so forth. So kaya na-frustrate talaga si Abalos na yun, at nalaman nila talaga yung root cause. Ang maganda lang dito, yung titryin talaga yung sa police muna. Kasi para walang kawala yung mga drug, yung connection sa police, at saka sa drugs, sa mga drug lords, mapuputol. Yun yung maganda doon. Kasi kahit na sabi nga nila, kahit taasan yung sweldo ng mga pulis, eh, mataas din yung ino-offer ng mga drug lords eh, sa mga pulis para maging safe sila eh. Yung, syempre, kung mataas yung sweldo, tataas nila yung off, yung bayad. Kasi nga, para hindi sila mahuli, di ba? Or, pwedeng maging inside job. Yun yung ginagawa naman doon. Or, inire-recycle yung drugs. Yan, para ibenta na mas malaki. Yun naman, yun yung isa naman ginagawa nila. So, for me, this is a bold move na ginawa ni President Marcos sa pagdating sa drug lord. Siya talaga, siya yung ano. So, sinasabi nga ni Coco Pimentel na kasuhan na lang natin. Para na, sabi nga, paano natin kakasuhan? Hindi pa nga natin natuturo, kakasuhan na agad. So, ang maganda dito is he knows the way of the law. Pangalawa, he have the, ito na yung pinapakinyang prerogative na, ito na yung gagawin ko sa drugs. Kasi hindi masyadong natukoy sa kanyang mga previous speech, di ba? Ngayon, ito na. So, man of action kasi si Marcos, dahil kasi nga, talagang gagawin niya lahat yung kanyang adilakain. Sabi nga niya, yung sinabi ni Duterte, you have to focus on the drug war, but it's at your own style. Yun yung huli niyang sabi kay Marcos, yung parang in-advise na dapat yung president natin ay maayos, na yung parang, ito yung advice ko, but style mo. Diba? Yung maganda doon. Diba? So, yun lang yung reaction ko dito. Napakagandang yung move na to. Kasi nga, magkakaroon to ng five-man committee team. So, hindi pa na alam natin sino yung apat. Kasi, ang update ko is si General Magalong, retired General Magalong, ang isa doon, ang magiging committee. Yun yung masasabing maganda rin, experience siya, alam niya yung way of police works, alam rin niya yung mga, syempre may alam rin siya yung mga scalaw of police. So, siya yung magiging isa sa mga five-man committee. So, yung president natin, hindi basta-basta na binabaliway niya yung drug war. So, for me, this is a good start for the drug war. Sinasabi ng iba, napalpak yung last administration drug war. Hindi sa akin, hindi ko masabing palpak eh. Maaaring merong mga pagkakamali. Kaso, at least binawasan ni Duterte yung kanyang, yung mga drug addict. Natakot yung drugs, natakot yung mga ano. Pinakita niya na, ay malala pala ang drugs dito sa Pilipinas. Malala. Ayun, pinakita niya. Siya yung nag-start ng sunog doon sa mga drugs, mga drug den, sa mga drug factory na yan, di ba? Pinakita niya, ito ang drugs ngayon, status ng Pilipinas, magiging narco-state tayo, di ba? Yun yung magandang nangyari kay Duterte. Kasi yung iba kasi sinasabing, palpak daw ang drug war. Sa akin, hindi palpak. May mga pagkakamali, may mga instances talaga na nagkaroon ng patayan. Kasi war nga eh, albang war. Wala namang
war na hindi nagpapatayan. Kaya nga, ano eh, there's no winners in wars, only tragedy, sabi nga sa Sun Tzu, Art of War. Sa kaya, yan lang yung masasabi ko. Hindi palpak yung kay Duterte, maaaring may mga mali, kaso na resolve, kaso hindi totally na eradicate, nabawasan lang. Yun lang po. Kasi hindi niya masolusyonan talaga na yung, hindi niya na-target yung mga pulis eh. Actually, mga apat na general ba yun, limang general na sinabi niya na connected sa mga high profile na landlord, yun yung nangyari dun. Tapos hindi niya makulong-kulong yung lahat na yun, yung mga general, kasi malakas din yung influensya nila pagdating sa drugs, tapos may pera sila. Diba? Yun yung mahirap eh, diba? At guys, itong drug natin, yung drug problem natin dito sa Pilipinas, dekada na to, guys. Hindi na to yung agad-agad matatapos ng isang administrasyon. It will take a lot of effort para ito'y ma-minimize. Hindi ko masasabing ma-eradicate, ma-minimize. Yun yung sa akin. So, ito lang yung reaction ko pagdating dito. It's very bold, daring talaga, kasi iba yung leadership na pinapakita niya. Own style of leadership of Bongbong, dealing drugs. So guys, thank you again for watching this video. Please like, share, and subscribe to my channel for other reactions. And watch my old reactions sa mga iba-ibang topic. Okay guys, thank you very much. Have a great day. So bye for now guys. See you to the next reaction video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.